Good morning, friends! Ano? De. Kanina pa ako gising, no? Nag-exercise na kaya ako. At, syempre, I took my meds na. At 66, kailangan lagi tayong susunod sa order ng ating mga doktor, lalo na pag walang bayad. Guys, pag-usapan natin yung ano na yan, exclusive economic zone natin na ng Pilipinas na inaangkin ng China. Ito na. May agreement na ngayon ang Australia at Japan na sila ay susuporta sa pagrespeto ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil yan ang final o final na ruling ng yan. Ha? Yan ang final na ruling na. Na ang West Philippine Sea atin yung economic exclusive zone dyan. Dapat yung nangingista dyan within our exclusive economic zone, Pilipino lamang. Ayan ang problema natin dahil ano talaga to? Intentional, planned, strategic na creeping occupation ng Pilipinas through dyan, sa kunyari sa pag-fishing nila at hindi na kunyari ngayon. Naglalagay na sila ng installations. Diba? Matagal na yan dyan. Matagal na yung installation dyan. Diba? At yung Sierra Madre na yan na nakadak lang dyan na wala lang, hindi ni-repair ng previous administration para wala na. Stuck lang naman yan dyan. Pa, tinutubuan ng mga corals na yan dyan siguro, no? Sa tagal ng panahon. Para lang to mark na may presence ng Pilipinas dyan. At yan, ayaw pa ng China na magpadala ng tubig at pagkain para sa ating mga tao doon at mga Navy. Ngayon, nag-agreement na ang Australia at Japan. O, ayan. Diba? At anong ibig sabihin yan? Ang Amerika, Australia, Japan, pati Vietnam nga eh. Sinusuportahan na tayo sa ang Pilipinas para naman walang sagabal sa international waters, yung freedom of navigation dyan sa West Philippine Sea ay hindi masarhan bang Tagalog dyan ng China. Kasi paghayaan natin sila, pati yung mga vessels ng mga, di ba? Mga nagdadala ng ano ng mga fuel, magdadala ng mga kung ano-ano between countries ay talagang ikokontrol na ng China. At saka guys, hindi maganda ekonomiya ng China ngayon, ha. Yun ang balita ko first hand sa mga kaibigan ko at kliyente. May kliyente ako nagninegosyo doon ng luxury goods. Wala. Wala silang pera ngayon. Down ang economy ng China ngayon. Kaya i-occupy nila tayo para may resources na naman sila para yumaman yung kanilang bansa. At hindi lamang yun kasi yung iba ang ideology nila, di ba? Ibang linya nila, di ba? Hindi sila democratic na country, di ba? Kaya yan ang napaka nakakatakot. Kapag hindi natin yan pinagtanggol ngayon, ang ating exclusive economic zone, ay talagang wala na. Ano pang maiiwan natin sa ating mga anak at mga apo? Anong klaseng bansa ito na sinasanla? Kung hindi man binenta na ng Pilipinas sa China. Kaya guys,
Yung rally nyo dyan, sa Chinese Embassy, sasama sana ako eh. Kaya lang, siyempre, lola nyo bawal sa masyadong mainit. Kaya sa susunod na rally, sama ako sa inyo. Mama Bing po, Rowena Guanson ng P3 PWD Party List.